It's a good morning po sa inyo lahat mga idol. Welcome back to my channel. Ayan guys, gagawa tayo ulit na video ngayon. Pero ang itong video na yon, kakaiba kasi ang gagawa natin ng One Health Pass is yung kabayan natin na 11 years na naandito sa Kuwait at uuwi na siya for good. So pagkagawa ba kayo ng One Health Pass sa mga magpo for good? At saka ito na rin yung update, no? Bagong update ng One Health Pass. Guys, hindi lang ako nagpapakita ng aking anak kasi gigising ko lang. So, alanganin kasi tayo mamaya. Kung mamaya ko pa siya gawin, kaya ang gagawin ko. Gagawin ko na po ngayon para meron na po siyang One Health Pass. So, hiningi ko na sa kanya lahat ng kanyang information. Like yung kanyang address sa Pilipinas, yung mobile number, email address, at saka yung kanyang amo. Tapos, finorward na rin niya sa akin yung kanyang ticket, yung kanyang vaccine certificate. Pero si kabayan is nagpagawa siya ng PCR test just in case lang daw. Mabait yung amo niya at pina-PCR test siya. 11 years na si kabayan sa kanyang amo, no? So, yun. Gagawan po natin siya ng One Health Pass kasi siya ay uuwi na sa Pilipinas for good after 11 years working here in Kuwait. So, bukas ang kanyang flight, 3:30 a.m. yata. 3:30 a.m. So, ito guys, gagawin na po natin. Ang unang gagawin niyo po, pumasok lang po kayo kaagad doon sa onehealthpass.com. Ilagay po natin dito yung pinaka-link. Pagdating niyo po doon, makikita niyo po yung mga paalala or warning regarding po doon sa travelers to Philippines na no longer required na undergo facility-based quarantine. Exempted na po kayo, presenting lang ng pre-departure 19 negative test kung kayo ay may booster. So si kabayan ay mayroon po siyang booster at saka dalawang vaccine. So i-okay na lang natin to. Pagka-okay natin, diretso lang po tayo dyan sa makita niyo po yung 1 tapos yung registered. So click niyo lang kaagad yan, 1 registered. Automatic po, may paalala ulit, i-okay nyo na lang yan, tapos i-done and close nyo na lang to. Tapos yung date, tingnan nyo po sa itinerary ticket nyo kung kailan yung inyong date. Si kabayan is on tomorrow, 28, from Kuwait to Dubai, then Dubai to Manila. Terminal 3 yung kanyang lapag. So ang gagawin nyo po, 28, ang kanyang departure, 2018 po ang kanyang arrival. Okay, so ayan, 28 po ang dating niya sa Pilipinas, 10 o'clock po ng gabi. Okay, so tuloy-tuloy na lang po tayo dyan mga kabayan, no? Pagkatapos niyo po, piliin niyo po yung airport, select niyo po yung port of arrival, nakita niyo po, kita ko po sa kanyang ticket is Terminal 3, so ilagay po natin Terminal 3, aircraft passenger, OFW, land base, vaccinated po siya, national vaccine card. Piliin nyo po yung Kuwait kung saan kayo binakunahan. Next po natin. Okay, pag tapos natin doon, next natin, di ba? Pag andito na tayo sa second page, which is yung ating personal information. Scroll down nyo lang po siya. Lagay nyo lang kaagad yung take note mga kabayan. Ganun pa rin lahat ng asterisk kailangan nyo lagyan. Personal profile na tayo. So, silipin nyo po sa kanyang sa inyong mga passport. The same lang po yan. Nilagay nyo dito is Reyes Sally, sa kanya po yun, female. Make sure po ito, lagyan nyo po lahat yan. Birth date niya. Okay, so ang birth date, manguna po yung month, day, tsaka yung year. Mag-automatic na po yung edad. Married po siya, Filipino. NA po yung ilagay natin sa PhilHealth. Kung meron kayong PhilHealth, alam nyo, lagyan nyo po. Pero pag wala naman, ilagay nyo lang po yung NA. Okay, yung passport number, siyempre, nasa passport nyo rin po yan. Ilagay po natin. Okay, make sure na sakto ha. Hindi mali-mali ang inyong pagkalagay dito mga idol. Okay, Philippine local number. Sa Pilipinas po to. Kung wala kayong number sa Pilipinas, pwede kayong mag-ask ng inyong number from sa mga kakilala nyo po. Email address, kailangan po active yung email address natin mga idol. Kagaya na sinabi natin lagi. So, yung na-open nyo kasi dyan nilalagay. Ito, yung residence details. Kailangan din po ito kasi lahat po yan may asterisk. So, kailangan natin yan. Okay. Subdivision Purok. Lagay natin dito. Province niya is Zamboanga del Norte. Municipality is Dapitan.
kababayan ko to, si Kabayan, hindi lang niya alam na ako taga-Dipolog, siya naman taga-Dapitan. Hindi niya alam. Tsaka mga kimi-kimi parang kilala ko. Eh. Barangay, Tamyon. Dito may mga pinsan ako dito sa Tamyon. Barang yung mga followers natin, no? Hindi nila alam na tayo rin ay taga-Sambuanga del Norte rin. Parehas lang kami. Baka kilala ako nito. Anyway, so yan, travel details natin. Ha? Saan siyang galing? Saan siyang galing? So, Kuwait siya galing. Lagay po natin Kuwait. Tapos, airline niya. Ang airline po ang gagamitin nyo, Kabayan, pag kayo ay may stopover, yung pangalawang airline. Like, Kuwait to Dubai, Dubai to Philippines. So, Dubai ang pipiliin natin. Sa kanyang itinerary ticket is, nakita ko dito is, ang kanyang airlines is Emirates Airlines. So, ilagay po natin yung Emirates Airlines at saka yung flight number. So, Emirates Airlines. Emirates Airlines. Okay. Tapos, flight number 334. No need na to. Itong dalawa, no need na yan. Type employer name. Kuhanin nyo po ang inyong mga employer name, ha. Pag hindi nyo alam, like, lagay na lang po like Alshaya or basta employer name. Eh, dito kailangan kasi employer name. Tapos, eto guys, are you vacationing OFW? Sabi niya sa akin, hindi na sa babalik. Ilagay niyo dito is no. Wala naman pong additional information pag kailangan. I-anyo na lang po kung kayo ay babalik ba or hindi. Sa kanya, hindi na po siya babalik. So, ilagay natin is no. Okay? So, nakalagay na po dyan, no. Kasi hindi naman siya babalik. So, dito na tayo sa vaccine information. Yung first dose, lagi may nagkakamali dito. Ang kailangan nyo po dito sa first dose, sa vaccine information is yung month muna, day, tapos yung year. Baka kasi sa vaccine certificate nyo is magkaiba. Sa vaccine certificate kasi mostly nauuna yung date, tapos month. So, pagbalik na rin nyo po yan, lalo na pag kayo ay nasa Kuwait, ang nauuna po dyan sa date nila is date, tapos month, tapos year. Pero ang sa One Health Pass, ang kailangan po nating ilagay dito is month, date, at saka year. Okay? So, yung kanyang first dose, nangyari on August 3, 2021. So, August 3, 08, 03, 2021. Okay? Tapos, yung kanyang vaccine is AstraZeneca Oxford. Okay? AstraZeneca Oxford. Second dose, yes. Guys, nakita nyo dito, napansin nyo dito, wala na yung date, no? Wala na yung date of travel dito, no? Dati kasi meron pa dito yung date ng travel, wala na siya. So, lagay natin dito yung second dose ni Kabayan, the same din po yan, ha? Same on format. Ang mauuna po dyan is month, date, day, at saka yung year. So, tingnan nyo po doon, ang kanyang second dose is 10-09-2021. So, ilagay nyo po dito 09-10-2021. Binaliktad ko lang kasi nauna po yung month. Oxford AstraZeneca pa rin. May booster po siya. So, siyempre ilagay nyo natin yung kanyang booster. Booster siya on 6-21-2022. So, 06. Dito ba, hindi po siya nag-automatic. Nag-manual po sa ilagay nyo. 06-21-2022. Okay. So, okay na po yan. Ilagay natin yung vaccine. Moderna po ang vaccine. Moderna. Tapos, binakunahan siya sa Kuwait. Okay. Piliin nyo po yung Kuwait. Upload nyo lang po yung inyong vaccine certificate.
Okay, ayan. Pag make sure na nakita niyo yung vaccine certificate sa choose file, merong vaccine certificate, JPEG or PNG, pares lang po yan. Tapos yung booster, yes nyo lang po. Upload nyo lang din po the same. Okay, tapos dito, ilagay nyo lang ito, no, no, no. Ito, wala naman to. So, yun na po. Yun na po mga idol. I-double check nyo lang lahat dito sa taas yung information na nilagay nyo. Kailangan po hindi magkamali. Okay, pag once okay na yan, i-click nyo lang itong I have attest that all information is accurate po. Tapos yung captcha natin, lagay nyo lang po. Magkaiba po ang captcha bawat application na. Tapos pag okay na kayo, pag anda na kayo lahat ng information is okay na dito, diretso na po tayo doon sa submit. Okay, so yan. Kita na po. Meron na po siyang barcode. One health pass. Valid na po ito for boarding. Wala na kayong mga hanapin. Ito na lang ipakita nyo sa inyong mga email. Kung gusto nyo i-print to, screenshot na lang to or i-print, tapos pakita nyo po sa inyong pakita nyo po sa boarding pag kayo ay nagbo-boarding. Ito lang po yung kailangan nila. Kung meron pa kayong additional na ma-receive sa inyong mga email, i-update nyo lang po yan. Pero ito na po ang pinakamahalagang barcode na kailangan nyo ipakita sa boarding time. So, yun lang po mga idol. No? Ganun lang pinakasimple po. Ito po ay para sa mga nag-for good. Ha? Ang difference lang doon, bigyan nyo lang po siya ng no doon sa are you returning OFWs. Ilagay nyo lang no. Kung babalik pa kayo, siyempre ilagay nyo po yung yes. May mga instruction din sinisend sa yung email o open nyo lang po yan. Okay, so yun lang po mga idol no para sa ating video for today. Ayan, si Kabayan po is mag-for good na. So good luck sa Kabayan. Regards mo na lang ako dyan sa Pilipinas.